Kumusta kayo? Just always smile. May pag-asa. Topic lang. Welcome to my YouTube channel. Kumusta kayo? Bagay na hindi masabi ng OFW ang topic natin ngayon. At pasensya na po kagad sa mga masasagi ng mga simpleng salita na ating bibitiwan. Marami ang sasang-ayon, marami din ang masasaktan at tatamaan sa mga simpleng salita na ito, pero ang concern ko po dito ay kung ano ang buting maidudulot nito. Pag tinamaan ka o kayo at malawak ang pangunawa mo, ang mangyayari at importante dito, may pwede kang gawin at pwedeng baguhin sa nakasanayan. Hindi para sa sarili ang concern ko dito, kundi ang mabuting maidudulot nito sa mga madalas maapektado na mga pangyayaring ganito o sitwasyon. Ang mga taong nananalangin at pag mag-isa, kinakausap ang sarili na sana, ako naman, na sana, pwedeng ganun naman, na sana, masabi ko ito. Tama ka, kaibigan. Concern ito na mga OFW na gustong umuwi at may mga gustong sabihin, pero di nila kayang sabihin ng harapan. Kasi napaka-importante ng relasyon sa pamilya, kaya ang karamihan di na lang nagsasalita o kumikibo. O kung kaya may masasagi at tatamaan, inuuna ko na po. Pasensya na agad. Umpisahan po natin sa pag-uwi ng isang balikbayan. Sa mga sasalubong sa kanila, pakisabi po pag mali o tama ba ang sasabihin ko. Na lahat ng sasama sa pagsundo at madanatnan ay nag-e-expect ng pasalubong. Sorry na agad. At kapag di nabigyan, ay mapapagbintangan na yumabang na, na lumaki na ang ulo, na kapag abroad lang. Sige po, pakitama ako kung mali ulit. Tandaan, sa pag-uwi, di man lahat pero halos karamihan ng OFW. Walang maraming dalang pera yan. Dahil buwan-buwan, nagpapadala yan sa pamilya at sumusuporta. Kung umuwi man at may dalang pera, budget na budget ang ipon yan at minsan pa, malamang ay utang o advance na kailangan bayaran at pagtrabahuhan pagbalik. Ito po, sa pag-uwi ba nila sa bahay nila, dapat ba sila agad ang nakatuka at taya sa gastos? Again, sasabihin ko po ulit, uunahan ko na, walang pera yan na madami. May nasasaktan na ba? Pasensya na po ulit. Tulad ng nasabi ko sa una, ang mahalaga, may pwedeng baguhin, may pwedeng gawin. Bakit nga ba ganun, di ba? Sa mga unang araw ng paglagi nila sa Pilipinas, ang daming bisita. Ang daming gustong sumama, pero habang tumatakbo ang araw ng paglagi nila, buwan, halos wala nang gustong sumama o pumunta at nag-aantay na lang ng next na uwi nila. Again, pag di totoo, pakitama po. Susunod naman ang mga dating kaibigan, mga kabatchmate o kakilala o di naman ganun ka-close sa kanila. Bakit pag nag-aya sila, ang OFW kinakabahan? Kasi ganito, parang nakasulat sa libro na kapag ikaw ang nag-iaya o inaya, eh ikaw ang taya dahil ikaw ang balikbayan. Ito na naman, baka pag-isipan na naman na nagbago na dahil tumatanggi ka. Kung tutuusin po, kapag OFW ang tinanong, kahit simpleng soft drinks lang, tubig lang, biskuit, or chippy, okay na, tatakbo ng kwentuhan at mas gusto nila na sa bahay lang. Bakit kanyo? Dahil siguro, kung noon, hindi pa sila nakakapag-abroad, kilala nyo silang galante at mapagbigay. Pero, sa hirap ng dinanas ng iba dyan, sa pagkita ng salapi, mas marami sa kanila kahit sintimo pinahahalagahan na. Lalo na nga, again, tulad ng sinabi ko ulit, walang dalang maraming pera yan, pasensya na ulit. Bakit nga naman kasi gusto sa mamahaling restaurant o bar pa kung gusto lang naman kumustahan? Pwede namang sa bahay na lang.
ang iba pa dyan, bigyan mo ng pasalubong, may masasabi pa. Meron naman yan dito sa Pinas, mura lang yan, lax lang naman yan. Maanong appreciate na lang natin o kaya wag nang tanggapin. Wag na lang tayo magsalita o sabihin natin, mas kailangan nyo dito sa bahay nyo yan, sige lang. Subukan nyo kayang mag-abroad. Simpleng bagay na nabibigay nila at pakonsuelo sa mga pagkukulang, sa panahong wala sila, sana'y ma-appreciate natin. Lalo na mga anak, maunawaan nyo sana, at lalo kung single parents ang magulang nyo na nagtataguyod sa inyo, pahalagahan nyo ang bawat pagsisikap na binibigay nila sa inyo. Di nyo nakikita, pero sa totoo lang, at pasensya na ulit, balding-balding luha na ang naubos at ipinatak ng mga mata ng isang OFW sa panahong malayo sila sa inyo. Huwag na nating pag-usapan ang nangyari at problema sa pag-alis nila sa bansang pinanggalingan at paglapag nila sa airport. Pero sigurado ako, katakot-takot na stress at pagod yan, mga yan, bago makarating ng bahay nyo. Dito na lang tayo sa baka pwedeng may mabago at gawin. Tandaan nyo, sa araw-araw na trabaho nila, hindi nila kayo kasama, pero ang puso at isip nila, laging nasa inyo, lalo na sa sitwasyon ngayon. Araw-araw na buhay na pinalilipas sa pagiging busy. Masakla pa, di lahat ng OFW ay mapalad sa amo. Iba, maraming trabaho, nahigit sa oras na nakatakda at kakaunti ang pahinga. Ang iba naman, kulang sa pagkain. Masakla pa minsan, masama ang ugali ng amo. Pero lahat ng yan, tinitiis lang. Swerte na ng iba o siguro iiran lang o wala pa sa kalahati, ganun napupunta sa kahit paano, matino at mapalad sa nagiging amo. Kaya baka naman pwedeng gawin at baguhin natin ang nakasanayan. Kasi pag umuwi sila, mga balikbayan, ginto sa kanila ang oras at panahon na kayo ay makakasama at makakausap. Baka naman pwedeng pagdating nila, kayo naman ang magbigay ng pasalubong. Di naman kailangang mahal, di kailangang binili, basta kayo ang gumawa. Sobrang okay yon. Okay na okay yan para sa kanila. Sunod, siya naman ayain nyo lumabas, umamasyal. Di kailangan sa mahal na restaurant. Basta banding, okay yan sa kanila. At kayo ang bahala sa maliit na gastos. Pero sigurado ako, sasabihin yan sa inyo. Wag na, sa bahay na lang tayo. Simpleng juice, coffee, o snack ay okay na. Uusad na ang masayang kwentuhan at usapan yan. Iyan na yan ang gusto na matagal na nilang gawin. Ang makasama kayo at makakwentuhan. Ngayong napanood mo at napakinggan mo ito, ay may pwede nang gawin at pwede nang baguhin sa pag-uwi nila. Baka pwedeng sila naman ang inyong sorpresahin. Yan ang mga bagay na gusto nilang sana pwede sila naman. At kung na-enjoy nyo ang topic na ito, maraming salamat! Kapit lang! May pag-asa hanggang sa muli! And sa'yo magandang binibini na nag-request nito, subukan mo pag-uwi mo. Baka naman magbago na ang lahat. At ayan, inilagay ko din ang request mo na shout out to all OFW na nagsusumikap para sa kanilang mga mahal sa buhay, para sa kinabukasan ng mga anak. Maraming maraming salamat at sana nagustuhan nyo ang topic na ito. Topic lang, may pag-asa, laban lang tayo. Kung na-enjoy nyo ang panonood sa topic ko ngayon, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat!